balikan natin ang katanungan. Bakit kailangan makaupo si Bongbong Marcos bilang presidente ng Pilipinas? Noong July 9, 2013, matatandaan sa interview ni Mel Tiangco kay Madam Imelda Marcos tungkol sa Marcos Well, ang sagot ni Madam Imelda. Yan ang dahilan kung bakit gusto niya mag-survive. Kailangang maisakatuparan ang Last Will and Testament ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa Last Will and Testament niya, naka-indicate doon na 90% ng kayamanang ito ang nag-iisang beneficiary ay ang people of the Philippines. Mga kapatid, para sa atin talaga yan. Whether you believe it or not, para sa bawat Pilipino ang kayamanan ito. Ayaw ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na ang Pilipino ay maging alipin ng mga banyagan sa kanyang sariling lupang sinilangan na nangungupahan at walang sariling lupa at bahay, walang maayos na trabaho, at empleyado ng isang kumpanyang pag-aari ng mga oligarko o elitista. Gusto ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na ang bawat Pilipino ay maging isang ganap na marlika, nang ibig sabihin ay free men and warriors, at hindi slaves o alipin. Libreng edukasyon, imprastrakturang walang kapantay, libreng medical expenses, lahat ng benepisyo ibibigay sa bawat Pilipino. Matanda na si Madam Imelda Marcos, pero iniingatan niya pa rin ang kanyang sarili kasi may kagampanan pa siya. Lingid sa kalaman ng karamihan, pumunta si Madam Imelda Marcos sa Kongreso noon para hilingin o payagang may sakatuparan ng huling testamento ni dating Pangulo Ferdinand Marcos para mabayaran ang lahat ng utang ng Pilipinas, maging maganda ang ekonomiya ng bansa at buhay ng bawat Pilipino, at upang wala ng mga ibang bayan para magpaalipin sa mga banyaga. Subalit, ito ay inignor lang ng mga dilawang mambabatas at ginawang katawa-tawa lamang. Gayunpaman, patuloy nating nakita ang pagbulusok ng Pilipinas sa putik ng pagdurusa sa kahirapan dahil sa paghahadlang sa mga dakilang plano na ito. Mga kapatid, pagod na tayo sa politika ng ating bansa. Masyado na magulo at walang tigil na agawa ng kapangyarihan at pera. Kailangan nating maibalik ang isang Marcos sa Malacanang. Kailangan natin ang isang tunay na leader na may magandang plano para sa bansa natin at sa sambayan ng Pilipino. Galit ang Diablo sa magandang plano na ito. Kaya, pilit nilang hinahadlangan na makaupo si Bongbong Marcos sa pagka-vice presidente. Buong pamilya at buong angkan natin, ibuto at iluklok natin si Ferdinand Bongbong Marcos sa pagka-presidente. Gayunpaman, kinukontrol ng Diyos ang lahat. Kailangan lamang nating ipagdasal ito, kapatid, at gawin ang ating trabaho upang pumili ng tamang tao at tamang leader. May isa sa katuparan ng pangakong ito para sa lahat ng sambayan ng Pilipino. Si Bongbong Marcos ang nag-iisang kapangalan at anak na lalaki ng pinakamayamang tao sa mundo para maingatan at ma-secure ang Wealth for Humanity na pilit na pinag-iintresan ng mga elitista, globalista, Illuminati, Liberal Party at mga oligarko. Siya ang natitirang pag-asa ng lubusang pag-unlad ng ating bansa. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Ito ay isang labanan sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. Ito ay isang labanan sa pagitan ng pangitain at ang kasakiman. Mismo, ex-lawyer ng World Bank ay nagpapatunay
na ang Global Debt Facility ng World Bank at IMF ay sinet up ni nating Pangulong Ferdinand Marcos na ito ay nakapangalan bilang property ng Pilipinas. Ibig sabihin, ang nakalagay sa kolateral para makautang ng iba't ibang bansa ay pawang mga ginto ng Pilipinas na sinet up ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Lingid sa kaalaman ng karamihan, tapos na ang 50 years contract. Nagbabayad na ng interes ng mga inutang ang iba't ibang bansa. Interes pa lang na ginto, hindi na yan mauubos. Yan din ang dahilan bakit naglipa na ang iba't ibang mga foundations na nagpapakilalang related sila kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kasi ang totoo, nakapila din yan sila na mabigyan ng grants mula sa G7 countries na nag-aasikaso ng mga biyayang ito. Para sa hindi nakakaalam kung ano ang G7 countries, ang G7 countries ay isang international na pang-ekonomiyang organisasyon na binubuo ng 7 pangunahing bansa: Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, at Estados Unidos, na siyang pinakamalaking mga ekonomiya ng IMF Advance sa mundo. Alam mo ba kapatid, mismong ang Queen of India ay witness ni dating Pangulong Ferdinand Marcos about sa Wealth for Humanity. Hindi magnanakaw ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Palabas lang yan na mga taong gusto mo pa sa kamay nila ang makayamanan ito. Tandaan ninyo ito kapatid, pag nag-shutdown ang Federal Reserve, wala nang saysay ang dolyar. Kaya, babalik tayo sa gold economy at ang Pilipinas bilang legal na may-ari ng lahat ng mga million metric tons of gold na ito na sinecured ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang pinakamayaman sa buong mundo. Malapit na ito kapatid. Isa ito sa dahilan kung bakit umalis ang Great Britain sa European Union, dahil aware na sila sa napipintong pagbagsak ng dolyar at pagbabalik sa ginto bilang basihan ng pag-iimprinta ng mga pera. Katanungan, sasayangin mo pa ba ang pagkakataong ito kapatid? Ahayaan mo lang ba na mabaliwala ang lahat ng ito at papunta lamang sa ilang ganid ng mga kamay na walang desire na tumulong sa ating bansang Pilipinas, kundi para lang gamitin sa personal na interes? Magdadalawang isip ka pa ba? Nasubukan na natin for 30 years ang pagkakatiwala sa bansa sa maling mga kamay. Huwag kang papayag na masulit uli ito ng mga ganit at makasariling tao. Nandyan ang mga tunay na leader na may tunay na malasakit. Nandyan si Bongbong Marcos at ang buong pamilyang Marcos. Let every Filipino know this truth. Kaya, i-share mo ito kapatid para malaman ng sambayan ng Filipino. Hanggang dito na lang muna tayo mga kapatid, at sana ay mayroong kayong natutunan. At huwag din ninyong kalimutan na ang may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan. Maraming salamat.